kapatid. Medyo maganda-ganda naman po ang langit kanina. Yan ay sa kabila ng low pressure area na naispatan kahapon sa may Surigao. At ngayon, nasa Southern Leyte na po ang sama ng panahon na yan. Ha? Una na sinabi ng pag-asa na maliit naman ang chance na maging bagyo, ang LPA na yan. Gumagalaw-galaw pa. Sabi rin nila, sa Webes, ito posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Okay, nakikita natin dito sa Metra, sa Sabado pa pwedeng malusaw yung LPA na yan. Pero ingat-ingat lang dahil kapag napadpad po ang LPA sa West Philippine Sea, hindi rin posibleng muli itong lumakas. Paano? Kasi humihigop po ng lakas sa dagat ang isang sama ng panahon. Kaya naman nakataas pa rin ang flood warning ng pag-asa sa ilang mga lugar. Katulad sa Bicol Region, sa Camarines Sur, Norte at Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Sa Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Sa Bohol, Cebu, Negros Oriental at Siquijor. Pati na rin po sa Samar at Leyte. At dito sa Metro Manila, mas okay naman po ang panahon. Pero huwag na lang din papetiks-petiks, imbes po maging handa. Pero maiba tayo. Ano nga ba ito pinapauso ng mga aktivista na noy-noying? Parang planking lang, pero imbes na nakadapa, kukuya-kuya-kuya ka lang sakali. Noy-noying, ibig sabihin na ang akto ng kawalan ng aksyon sa mga bagay na dapat na aksyonan. Busy-busy yan, pero wala naman talaga nagagawa. E kung ganun ang usapan, maraming gawain na ing ang pwede maimbento. Inreeling, ang kawalan ng pagod at kahinaan sa buhay. Tupasing, ang kawalan ng karanasan sa korte. Kwebasing, ang kawalan ng duda sa kanyang legal skills. Driloning, ang kawalan ng duda sa pagtulong sa prosecution. Daw, ah. Miriaming, ang kawalan ng takot at preno sa bibig. And last but not the least, lapiding, ang kawalan ng alam at naiintindihan. At yan po ang ulat panahon sa ngayon. Ako po si Lord De Vera, nagsasabing bato-bato sa langit. Ang tamaan, dalhin agad sa ospital.